Mahigit 500 ang lumabag sa quarantine protocols, hinuli po sa Cebu City. At sa Iloilo City naman, nilockdown ang Kapitolyo at Fishport. Para sa detalye, makasama natin muli sa morning show ng GMA Central and Eastern Visayas na GMA Regional TV Live, si Nico Sereno. Nico! Yes, Igan. Pagkatapos nga inanunsyo ni Pangulong Duterte noong Biyernes na luluwagan na ang quarantine status dito sa lungsod ng Cebu by August 1. Nagresulta ito, Igan, sa pagsilabasa ng mga tao sa kani-kanilang mga tahanan na may iba't ibang kadahilanan. Sa Plaza Independencia, dinala ang mga naaresto sa unang araw ng implementasyon ng General Community Quarantine sa lungsod ng Cebu. Iba't iba ang paglabag pero halos lahat walang quarantine pass. Inaresto ito mga lalaking residente ng lungsod ng Talisay na tumawid sa Cebu City border upang magbenta sana ng mga face masks. Isinailalim sila sa seminar para maunawaan ang pinaiiral na quarantine protocol ng lungsod ng Cebu. Itong lolo na residente ng barangay Inayawan ng lungsod ng Cebu, inaresto dahil sa ilalim ng general quarantine protocol, hindi pa rin pinapayagan ang mga senior citizens na makalabas. Palit ang tagog, dinuguan, para iro. Gidak ko pa nung ko. Kinahalan mag-wear gid gapon dato ato tong i-follow. Kadi pa mangguta normal, wala pastas normal. No, so ang ato gapon to siyang i-follow. Likewise ato ang kanang mga sakyanan nga naagi hapon tay number coding. Mao sa gapon ato na siyang i-follow. Sa Iloilo City, naka-lockdown sa loob ng 3 araw simula Linggo ang buong Iloilo Provincial Capital matapos nagpositibo sa virus ang isang empleyado. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agad na nagpaswab at lumabas na nagnegatibo. Isinailalim din sa temporary lockdown ng Iloilo Fishport Complex sa Iloilo City simula ngayong araw matapos nagpositibo sa COVID-19 ang 2 fish broker, isa dito ang namatay sa sakit. Nagdeploy na ng mga pulis sa labas ng Iloilo Fishport upang masiguro na walang lalabas at papasok sa lugar. Apektado ang operasyon ng mga government agencies na nasa loob ng compound. Na-quarantina ang mga naka-close contact ng 2 nagpositibo. Samantala sa Pangasinan, ang mga nanay na buntis ang isa sa higit na pinag-iingat ngayong may pandemya, ang siya ring matinding apektado. Ayon sa Pangasinan Provincial Health Office, tumaas ang bilang ng mga malnourished na buntis ngayong may pandemya. Affected po ang mga buntis. Actually po, sa datos po natin, bumaba yung prenatal check-up po ng mga buntis. Isa po yan. Pangalawa, may mga buntis nga po na bumaba ang timbang nila kasi nga po hindi po sila nakakapag-access ng maayos ng pagkain nila. Pangatlo, nabawasan ang pagtatrabaho ng mga padre de pamilya. So hindi rin po sapat ang nailalagay na pagkain sa kanilang hapag-kainan. Nasa 3,000 malnourished pregnant mothers ang natukoy sa mga bayan ng Bayambang, Umingan at mga lungsod ng Alaminos at Urdaneta na naging focus ng 90-day dietary supplementary feeding ng Pangasinan Provincial Government. Sila po ay pakakainin ng 90 days. Meron po tayong ibinigay na kanilang menu at saka yung araw-araw po nila na kakainin. Sa Davao City naman, patay ang isang ginang matapos matabunan ng gumuhong lupa nang bumuhos ang malakas na ulan sa Davao City noong Biyernes. Sinubukan pang i-rescue ng Urban Search and Rescue Team ng Central 911 si ginang Leticia Fuerzas pero bigo sila. Alas 11 nitong Biyernes nang nabuwal ang malalaking parte ng lupa dahilan para gumuho ang retaining wall at dumiretso sa tinutulugan ng ginang. Ang biktima at asawa nito ang caretaker sa lugar na nagpaparenta at nagbebenta ng heavy equipment sa Hope Avenue, Barangay Talomo Proper, Davao City. Nailigtas ang asawa ng ginang matapos mahila ng anak nang mangyari ang disgrasya. Balik dito sa Cebu, Igan, matapos nga na madeklara ang GCQ status sa Cebu City at bukas na ang karamihan sa mga establishmento. Kahapon, nagresulta rin ito sa pagsilabasa ng mga sasakyan sa lansangan na nagdulot ng matinding traffic sa malaking bahagi ng lungsod. Yan ang latest, Igan, mula dito sa Cebu. Sa mga kapuso natin sa Central at Eastern Visayas, antabayanan ang GMA Regional TV Live maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Diko, kung GCQ na kayo, ba't kailangan pa rin ng quarantine pass sa Cebu City?
Ito, Igan, ang ipinalam kahapon ni Mayor Edgardo Labella, Igan. Required pa rin talaga ang quarantine passes sa tuwing lalabas ng bahay. Ayaw kasi, Igan, ng city government na maulit yung nangyari noong June, Igan, naka-GCQ na for 15 days ang Cebu City. Ngunit dahil sa mabilis na pagtaas ng mga kaso ay ibinalik ulit sa ECQ at MECQ. Kaya ngayon, required pa rin talaga ang quarantine pass dito sa Cebu City, Igan. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMAR-TV. Balitang Bisdak.